Magandang gabi, bayan! Babala po sa mga may motorsiklo. Hello guys, welcome na naman po dito sa Moto 8 Speed. Ang video po na mapapanood nyo ay para lang po i-raise yung awareness natin para sa mga motor natin. Lalo po ngayon, talamak na naman po ang nakawan ng motor dito sa Pilipinas. Yes guys, talamak na naman po, ang dami na naman po magnanakaw ng motor dahil po sa pangangailangan nila ng motor or pyesa. Yun po, nagnanakaw sila ng iba't ibang klase ng motor. Paluzon, Visayas, Mindanao, talamak po talaga. Itong papakita naming video guys, experiment lang po namin dito sa shop at dapat hindi po tularan. Kung ang motor mo ay wala pang disc lock, alarm, or kahit anong secondary na protection para sa motor mo, ay dapat mo nang lagyan yung motor mo. At panoorin mo tong video na to kung bakit mo kailangan lagyan para sa protection mo lalo na. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel namin, mag-subscribe ka na para sa marami pang video. Alam naman natin guys na talamak na ang pagnanakaw ng motor dito sa Pilipinas. Lahat ng aparato or lahat ng klase ng kagamitan ay gagamitin na ng mga kawatan para lang manakaw ang mga motor tulad nito. Lahat ng pamamaraan guys, gagawin nila para lang makuha ang motor at para maibenta nila yung motor at pagkakitaan nila. Kaya hindi natin hahayaan itong mga kawatan na to matangay yung mga motor natin. Kaya pag-usapan natin dito ngayon, yung first line of defense ng motor natin. Ito guys, yung susi ng motor natin. Itong susi ng motor natin ay may iba't ibang pattern yan, unique pattern ng mga susi. Tulad nito, makikita nyo may sarili siyang ngipin. Iba't ibang klase yan, pag yung sa mga iba't ibang klase din ng motor, iba't ibang klase din ng ngipin. Tapos, depende po yan sa ignition switch ng mga motor nyo. So, eto, panoorin nyo tong video na to guys, para lang po sa awareness. Isang susi, dalawang motor ang mabubuksan. Sniper MX King, yung susi po na nandito, pang Yamaha na Aerox. Check nyo to. Yan guys ha. Eto guys ha, bubuksan natin to gamit netong pang Aerox na susi. Check nyo ha. Yan siya guys oh, nag-on. Pakinggan nyo ha. Umaandar siya guys gamit yung Yamaha Aerox na ano, susi natin. Sungard sir, mas dawa kami, hindi po napalitan tong susi guys ha. Oh, umandar din tong Aerox. Ito yung susi, ito yung susi. Yan guys. So yun guys, nakita nyo, isang susi, dalawang motor. So nakakabahala po ito na pangyayari. At saka nagulat din po naman kami sa nakita po namin or na experiment namin. Isang susi, dalawang motor, parehas pang modelo ng mga motor. Bagong modelo, isang Sniper MX King at saka Aerox po. So yun, bago po tayo mapunta sa dapat nating gawin ay talakayin muna natin kung paano ito nangyari guys. Alam naman natin na ang susi ay may unique pattern. Yan, kung makikita nyo iba-iba po yung ngipin, iba-iba pong pattern yan, iba-ibang susi para sa mga iba't ibang motor. Sa ignition switch, ganun din. So dapat pong mag-match yung ignition switch at saka susi. Yan po. Sa bagong model po ito na ano, na ignition switch, kasi bago po yung susi, papasok po yun ng smooth. Pero pag gagamitan po natin ng ibang susi, hindi siya dederecho, hindi siya tutuloy. Kasi bago po yung ignition switch. So, paano nga ba nangyari itong isang susi, dalawang motor? Sa katagalan po kasi ng paggamit natin ng susi, ay napupudpud po ang ngipin niya. Yung umpisa natin is bagong-bago pa.
pagbago yung ignition switch at bago yung susi mo, smooth siya para sa susi mo. Pero pag may katagalan na po yung susi mo at lagi mo pa rin po siyang ginagamit sa susian or sa ignition switch mo, ay may tendency po na hahanapin mo po yung susian niya. Paglalaruan mo yung susian mo, doon na rin po siya mauupisang mapudpod. Mapupudpod yung susi mo, mapupudpod din naman po yung pattern na nasa ignition switch. So yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagiging universal na rin po yung susi mo. Kasi pinipilit mo po na gamitin yung napudpod mo ng susi sa ignition switch mo. Yung pudpod na susi ay kaya makapagbukas ng iba't ibang uri ng lock, lalo na kung yung mga luma din na motor. So tandaan nyo guys ha, pag luma yung motor nyo, kailangan nyong alagaan yung mga susi nyo. Ganon din po guys sa ignition switch. Sa ignition switch po, meron pong mga ngipin yan na nasa loob po ng ano, nasa loob po ng mekanismo niya. Dito po, sa loob niyan. Meron yung iba't ibang ngipin, yung mga gumaganon. Ang susi natin guys, two-way din siya. Merong taas, merong baba. Ganon din po sa ignition switch. Dalawa rin po yung pattern niyan, taas at saka baba. Kaya pwede mo po siyang gamitin na paganito. Baligtarin mo oh. Yun, pasok siya. Baligtaran po yan. Kaya po baligtaran itong pattern ng susi natin. Yan po yung nagiging unique sa mga susi natin. So paano natin may iwasan ito? Unang-una sa listahan natin guys, magpalit tayo ng ignition switch. Yung bago po. Bagong ignition switch, bagong set ng susi. Bakit natin kailangan palitan? Lalo na po sa mga luma ang motor. Pag yung luma po yung motor, malamang po, luma din po yung susi niyan, pudpud na din po, kaya madali pong i-pick yung mga susian nyo. So kailangan nyo pong magpalit ng bagong ignition switch, bagong set ng susi. Para sa mga bagong motor naman, is magpa-duplicate po kayo ng mga susi nyo. Panatili po nating bago itong ngipin niya. At dun sa pasukan niya is smooth lagi. At saka maganda yung pagkakaswitch natin, hindi yung hinahanap natin. Kaya kailangan natin magpa-duplicate ng susi natin para lagi siyang bago. Pag luma na yung susi mo na ginagamit mo, putulin mo na yan, tapon mo na, gumamit ka ng bago. Next guys, laging ilock ang motor. Magpakabit ka ng GPS or alarm. Eto, magandang protection to guys. Alarm at saka GPS, kombinasyon na to. Marami pong nag-i-install na electrician dito sa Pilipinas na gumagamit na ng GPS alarm. Kasi pag yung alarm lang is tumutunog, mas madaling i-disable. Pero mahirap i-disable ang may GPS na alarm. Next naman po is yung disc lock. Itong disc lock po is yung parang aparato na gagamitin mo para dun sa preno mo sa harapan. Mahirap pong matanggal yan. Kahit gamitan mo po ng bolt cutter yan, kung ganyan kakapal yung disc lock mo, hindi po mapuputol yan. Next is grip lock. Ito yung linalagay para dun sa brake lever, tsaka yung sa grip mismo ng motor. Last thing na magandang protection sa motor natin guys is ang kill switch. Ang kill switch guys ay isang switch na kayang patayin lahat ng mekanismo or electronics ng motor mo at hindi na umandar ng tuluyan. So ikaw lang ang may alam kung saan nakapwesto at kung paano gumagana ito. Magpalagay ka na ng kill switch sa kilala mong mekaniko or electrician para mas protektado yung motor mo. So yun guys, yung kabuuan ng video natin. Sana nakatulong, protektado na yung motor mo. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel namin, mag-subscribe ka na, like mo na rin yung video na to, at i-share mo na din sa mga kasamahan mo, mga ka-ride natin. Yun lang po para sa ngayon. Sana nakatulong guys. Salamat sa panonood.